Nadine Lustre, hindi na nga ba napanindigan ang ipinaglalaban nito sa career? James Reid, hahayaan na nga bang magdesisyon na lang ito? Check this out! Matapos na sabihin ng kanyang abogado noon na si Lourdes Capuna na unfair, oppressive at one-sided ang kontrata ni Nadine Lustre sa Viva, kaya pinapawalang bisa nila iyon sa korte. Ngayon, ang mga bagong abogado naman ni Nadine Lustre ang nagsabing igagalang ng female star ang kanyang kontrata sa talent management agency at kinikilala nilang legal ang kontratang iyon hanggang sa katapusan ng 2029. Kung sa bagay, tagilid na rin naman kasi ang laban kasi maski sa RTC noong una, sinabi ng hukuman na may bisa ang kontrata at kailangan makipag-ayos si Nadine Lustre sa kanyang talent agency para sa lahat ng kanyang gagawing trabaho. Isa pa, kailangan magbayad pa rin siya ng komisyon ng ahensya batay sa kasunduan. Maliwanag kung ganito na kahit siya man ang maghanap ng sarili niyang trabaho, kailangang bayaran pa rin niya ang komisyon ng talent management agency hanggang 2029. Ngayon, ang nagbago lamang sa usapan na verbal lang namang na pagkasunduan, may say na si Nadine sa kung anumang proyekto ang ipapagawa sa kanya. Eh hindi ba ganun din naman nung una? Maliwanag ngayon na talo si Nadine sa kasong isinampan niya laban sa kanyang talent management agency. Dahil dyan, naputol pa ang ilang panahon ang takbo ng kanyang career at hindi maikakailang naapektuhan ang kanyang popularidad dahil wala na siyang ginagawang project. Hindi man aminin, iyan ay dahilan sa paghahangad niyang sumama noong araw sa talent management firm na itinatag ni James Reid. Matapos ding kumawala sa Viva, mukhang kay James mismo ay wala ring nangyari kaya bumalik na lang si Nadine sa Viva.